pasok muli ka na. Sinong pampirang makapanakit sa'yo, anak. Mahal, mahal kita. Isa rin makapangyarihang lobo ang iluluwal na naitakdang maging mortal niyang kaaway na dala-dala ang proteksyon ng pagmamahal ng isang ina. Patawad, anak. Patawad kung iniwan kita. Tapos na ang kwento ko. Pero para sa'yo, mahal ko. Nag-uumpisa pa ng laban.
magpaalam, anak. Tinrider ako ng dating kaibigan. Parating niya ang mga lobo. Lumigas na kayo. Sabihan mo na lahat! Pusahan mo doon! Na kayo. Parating ang mga lobo! Sama! Kailangan natin umalis! Anak. Anak, isig. Gising, dali. Tay, bakit po? Alis tayo. Saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa syudad. Talaga po? Oo, di ba yun ang gusto mo? Halika, mag-bis ka na. Dalihan mo. Abraham, kamusta na kaya si Julio? Huwag ka mag-alala. Tinakbo na siya sa ospital. Siya at isang sundalo na lang ang dalawang natira sa mga lumaban sa mga vampira. Sana nga pareho silang mabuhay. Nakita ng sundalo na pinoprotektahan ni Laika ang mga vampira. Totoo ba to, Tabita? Tinraidor nga ba tayo ni Laika? Hindi ho. Ako si ma'am na nakikipaglaban sa mga vampira. Ayaw ko rin isipin. Pero, bakit naman magsisinungaling sa amin si Laika tungkol sa mga vampirang nasundan niya? Hindi ko rin ho alam. Si Julio ho nakita si ma'am na nakikipag-usap sa vampirang yon sa gubat. Kung makakausap ho natin si Julio, baka ho mabigyan ng liwanag ang lahat ng pangyayari na to. Sana nga mabuhay si Julio, dahil marami akong hindi maintindihan. Lucy. Nakipagsabwatan siya sa mga vampira para patayin ang asawa ko! Hindi po totoo yan! Si, huwag mo kayo pagtanggol ang nanay mo! Huwag ko na nasaktan yung bata makaawa ko! Ano bang ginagawa mo? Patay na ang ina mo! Kaya ikaw! Ikaw ang mananagot pa sa lahat ng kasalanan niya! Pwede po ako alis dito. Nay,
Dalawa kong tubig. Ang mga lalaki dito ay wanted sa karumay-rumay na pagkatay kay Ginang Laito Ortega at sa mga kasambahay nito na naganap ni ilang oras pa lamang ang nakakalikos. Kung sino man ang makakita sa kanila, mangyaring karagot lamang sa ilang kamalang. Nanalaytay sa batang ito ang dugo, isang taksil. Ang dugo na naging dahilan ng pagkamatay ng ating mga kasama at ng aking asawa! At hindi natin dapat palampasin to. Ang pakikipagsabwatan ni Laika sa mga kalaban nating vampira! Hindi po totoo yan! Hindi po totoo ang kumapit ni Mami sa mga vampira! Tumahimik ka! Ano ka ba, Lucille? Tama na! Kailangang may managot sa pangyayaring ito. At dahil patay na ang may sala, ang batang ito ang magbabayad sa lahat ng kasalanan ng kanyang ina. Lucille. Wala kang karapatang manghimasok dito, Abraham. Tapos na ang paghuhusga. At ang pagpapataw na lang ng parusa ang nararapat sa batang ito. Ano? Hindi pa tayo nakakasiguro kung talagang nagtaksil nga sa atin si Laika. Nag-aagaw buhay pa si Julio sa ospital. Maaaring meron siyang alam. Kasambahay ni Laika Ortega ang lalaking yun. Siyempre, ipagtatanggol niya ang amo niyang taksil. Nakipag-usap si Laika sa mga bampira. Sinadya niyang papuntahin si Alfredo at ang ating mga kasamahan sa bahay niya upang doon sila tambangan ng mga bampira. Hindi po totoo yan. Ako po ang tumawag sa inyo, hindi po si ma'am. Tumahimik ka! Kung totoo man ang mga sinasabi niyo, hindi pa rin natin dapat idamay si Leah. Walang kinalaman ng bata. Siya ang nagpapaalala sa lahat ng mga taong lobo na walang karapatan ang kagaya niyang taksil na katulad ng kanyang ina dito sa ating lahi. Kaya isa lang ang nararapat sa kanya, ang matatakan ng marka ng kahihiyan na dadalhin niya habang buhay. Nababaliw ka na ba, Lucille? Tay, ito na po yata yung pinakamataas ang kasali na nakita natin. Tayo, ang ganda po ng mga ilaw, oh. Takas po tayo. Tay! Sa tingin niyo po ba, may ilaw po ba tayo kapag umakyat tayo sa tuktok? Tay, akyat po tayo. Sige na po, Tay. Hindi tayo nagpunta dito para umakyat ng gusali. Tay, eh, di ba sabi niyo po, aakyat po tayo ng gusali, pagpunta po tayo ng syudad? Pagod na ako. Pagod na ako, Mateo. Pagod na akong kakaalaga sa'yo at gawin lahat ng gusto mo. Mga kasama. Ako ang pinuno ng konsehong ito. Kaya tumahimik ka. Ayaw mong madamay sa paghuhusgang ito. Mga kasama, sino sa inyo ang pumapayag na matatakan ng marka ng kahihiyan ang batang ito upang hindi makalimutan ng mga taong lobo na walang karapatan ang kagaya ng kanyang ina dito sa ating lahi? Wala sa tamang pag-iisip niya ang ating pinuno. Hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Natupad na ang pangarap mo. Andito ka na sa makulay na syudad na gusto mo. Pwede na kitang iwanan. Tapos na responsibilidad ko sa'yo. Ayoko na sa'yo. Tay! Tay! Salita na ang mga wayo. At ang batas nila ang masusunod. Lucille! Lucille, huwag! Huwag! Thank you.
pagbalusin! Tama na! Ortega, at habang buhay mong pagsisilbihan ng mga waya, hanggang masasabi nila na sapat na ang ginawa mo para pagbayaran ang lahat ng kasalanan ng iyong ina. O hanggang mapatunayan mo o ng kung sino man na inosente si Laika sa mga kasalanan ng inusga sa kanya. Ngayon, kailangan na nating matunton ang mga bampirang lumapastangan sa pamilya ko. Magiging taksil ka na rin ba, Abraham? Pupuntaan ko kayo mamaya. Balikan niyo ako. Sakna ang komunidad. Pasko na. Tumakas ka na. Lumikas kami pero nasuntan kami ng mga lobo. Pinatay nila ang mga kasama natin. Iligtas mo na ang sarili mo. Iligtas mo na. Badong! Badong! Badong!